Kabugis! Kung kabog ka, kabugin mo na! So ayan nga po, ngayong araw na to ay napakasaya. Labablangko na naman ako. Ayan, umaga po dito. So ayan, magkakape po ako. Meron akong coffee. At meron akong in-order sa aking pizza na favorite ko to, ang aking ube pandesal na may cheese. Ayan, ube cheese pandesal. At ngayon ay napakasaya, ang saya kong gumising. Alam niyo po kung bakit. Pagbukas ko po ng phone, late na ako natulog actually kagabi kasi nag-replay ako sa inyong mga kabugis. Ayan. So, and then nag-edit ako ng mga vlogs na ipopost natin. And then pag ngayon, maaga po ako nagising dahil magluluto ako ng isa sa aking specialty. At marami pong nag-order. Nag-try po ako na magpa-order at sa tulong ng aking pinsan, ayan, na yung iba vlog ko po ay i-share natin para matikman ang ating mga kapitbahay. Ayan, nag-order po sila. At i-vlog po natin, makikita nyo kung paano natin lulutuin. Ayan. At ang good news po sa inyo, saglit lang po, ito po ako ng kape natin. At ang good news po sa inyo mga kabugis, dahil ng isang araw naka 500 subscriber tayo, after 2 days ngayon, 600 subscriber na tayo! Ayan! Yay! Sobrang saya po, sobrang overwhelmed po yung feeling na hindi ko po akalain na ganun kabilis na 600 na naman. At dahil dyan, napa-order ako ng aking favorite na ube pandesal. Ayan. Magmumukbang tayo ng pandesal habang nagchichika tayo. Tingnan nyo po. Kita-kita yung cheese. Lasang-lasa ang ube. At malambot. Ayan o. Ang kagandahan po kasi sa pandesal, dapat malambot, hindi siya matigas. Tapos dapat malasa. Ayan, cheese. Ayan. Sa mga tiga dito po sa Gapan, ayan, kung may gusto po sa inyong ube, ayan, order lang po kayo dahil yung pinsan ko po nagtitinda ng ube pandesal. Ito nga po, mga kabugis. Ang sarap po ng feeling niya, simula po ng una, kung paano tayo nagsimula, kasama ko kayo. Alam ko, napapanood niyo ako, may mga viewers tayo, may mga kabugis tayo na talagang full support, pinapanood ng whole video ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana ka hanggang sa pagtaas, hanggang sa pag maabot natin ng 1,000 subscriber, kasama ko pa rin kayo. Ayan. Ngayon nga, dahil nga, sabi ko nga kanina, magluluto tayo na pansit malabong. Ito po, pansit malabong na to is specialty ko po talaga. Sarili kong recipe. Kaya gusto kong i-share sa aking mga kapitbahay dito sa Malimba at dito sa lungsod ng Gapan. At makikita niyo yan kung paano ko siya i-prepare. At baka mamaya kasi, kaya nag-chika na tayo dito sa aking kainan tikiman table natin, is baka mamaya konting chika na lang kasi medyo busy tayo mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano ipe-prepare. Ayan. At sa sobrang excited ko nga na ikwento sa inyo yung nangyari kagabi na pinuto mo guys, 570 lang siya kagabi. And hindi ko akalain na pagkagising ko bubulaga sa akin ang 602 subscriber as of now. Ngayon is May 25? I'm not sure kung anong date. Kasi sobrang busy ko po, hindi ko na alam kung anong date. Basta ngayon Thursday of May, na last week of May, yan. Ito. Dati, di ba, ng bata tayo? Ito na naman tayo, ng bata tayo. Sinasawsaw ang pandesal sa kape. Ayan. So, gusto ko i-share sa inyo yung paano ko ba narating, kung paano ako napunta sa pagiging vlogger. Actually, ang dream ko talaga is yung sa isang talk show, yung magsalita,
kumuda na kumuda, ayan, mag-interview. Tapos hinahanap ko dati kung saan ako pwedeng mag-grow sa bagay na yon, hanggang sa nag-waiter ako, nagtrabaho sa fast food, naging manager. Tapos doon ko nahasa kung paano makipag-chikahan sa mga guests, ayan. So naghanap ako ng career na parang gusto ko yung maka-inspire ng tao, mag-enjoy, ma-share ko lahat ng mga experience ko, ayan. Dito ko siya nahanap. Dito ko nahanap yung pagiging madaldal ko, na i-enjoy ko. At the same time, yung talent ko sa pagluluto na i-share ko. At least nakikita nyo kung paano tayo kumuha ng pag-asa sa buhay. Ayan. Dapat lagi tayong may pag-asa. Ilang beses man tayong madapa. Ito yung experience ko, base experience ko. For more than 10 years in the food and beverage industry, at the same time, so hospitality industry. Ilang beses man tayong madapa, nagsimula man tayo sa mababang posisyon, at paulit-ulit man tayo nagkakamali, natututo tayong tumayo at natututo tayo sa ating pagkakamali. Yan ang pinaka-importante. Yan, yun yung pag-umaga, pag gumigising tayo katulad nito, kumukuha tayo ng pag-asa. Ayan. Gusto ko sa inyo mga kabugis, ganun din yung pananaw nyo sa buhay, maging positive lang tayo lagi. Masarap siya isaw-saw sa kape. Kaya yun ang ginawa ko, yung hindi ako natakot, nag-try ako na gumawa ng isang vlog. Titingnan ko muna kung anong mangyayari. Tapos nagka-receive ako ng mga good feedbacks. Ayan, hanggang sa hindi ko na-expect tuloy-tuloy na yung mga subscribers natin na talagang naniniwala at nag-i-enjoy sa panonood ng aking mga vlogs. Kaya sana po, hanggang sa huli, araw-araw, nakakatulong ako sa inyo sa pagpapasaya at sa aking mga maling nasasabi. We're not perfect, so lahat ng tao may pagkakamali, at hindi rin po ako ganun katalino, ayan. So marami tayong mga mali-mali, ayan. So hindi naman tayo mga professional, ayan. But I guaranteed na yung mga ginagawa ko at sinishare ko is yun yung mga natutunan ko sa aking mga pinagtrabaho. Ayan. So, siya nga pala, comment down below kung may mga questions kayo na gusto kong sagutin. Ayan, excited ako. Parang iniisip ko na meron ako ditong bowl. And then, kukuha ko habang nagmumukbang ako ng aking mga kinakain. Lahat ng questions nyo iipunin ko, and then sasagutin ko siya isa-isa. Yung mga funny questions, mga green questions. Huwag lang po yung mga personal. Ayan. So, yan. Hindi ko mabiglang kumain. Masarap talaga siya. Isaw-usaw sa kape. Saka dati, mga kabugis, ang pandesal malaki. Ngayon, ang pagbumili ng pandesal, maliit na lang siya. Kasi lahat mahal na ang bibihin. Tapos isang, hindi ko makakalimutan experience ko sa nanay ko, na tuwing hapon dito sa probinsya nagkakape. And then, umiiyak ako lagi sa nanay ko. Talagang kinukulit ko siya. Hinihila ko yung short na pag walang pandesal sa hapon. Ayan. Kahit yung nanay ko, sasabihin niya nanay ko, kahit magtutuwad ka dyan, wala akong mabibigay sa'yo pambiling pandesal, kasi sa hirap ng buhay nung araw, at sobrang hirap po talaga. Kaya ngayon, tingnan nyo, hindi lang pandesal, may ube, cheese pandesal na tayo ngayon. So, shoutout ko kay nanay at tatay, ayan. Maraming salamat po, mahalin po natin ang ating mga magulang, dahil ang magulang po natin lagi lang nandyan yan. Ayan. Ayoko maiyak. Ayan. So, ayun. Naiyak na. Ayan, naiyak na. Yun nga.
Sobra. Pasensya na kayo. Kung hindi po kasi na itatanong, hindi niyo po matatanong, hindi ko po kasi kasama magulang po ngayon. Mahirap po. Mahirap na wala kang kasamang magulang. Dahil sa, alam mo po na sa nararanasan natin ngayon na pandemic, na yung sakit kumakala, tapos malayo tayo sa magulang natin. Kaya gusto ko po na kung kayo kasama niyo mag-ulang niyo. Spend po natin. Enjoy natin. Kasi kung nakikita niyo po na maganda yung nakikita niyo sa paligid ko, sa mga ginagawa ko, pero gusto ko pong makita niyo na masaya. Wala pong perfect. Kahit malayo yung magulang ko, may lakas pa rin ako dahil sa inyo. Parang nakakuha ko ng lakas sa inyo, palalo na pag nakikita ko yung mga good feedbacks. Ganito po talaga ako pag pag sa pamilya. Ayan. Ayoko na umiyak. Ayan. Kaya mga kaboogies, ayan, pasensya na kayo. Naging emotional ako ngayong araw na to. Kasi sobrang saya po kasi na masaya na malungkot na naka-600 subscribers na tayo. I receive a lot of feedbacks. Good feedbacks. May mga bad feedbacks ako kayo na makakatulong para din sa akin. Ayan. Kaya maraming salamat po sa buong pamilya ko na sorry po na nasa malayo po ngayon. Mag-iingat po kayo lagi. Ayan. Pero sa kabila po nito, huwag niyo pong intindihin ang aking pag-iyak talaga. Emotional lang po ako sa sobrang saya at malungkot na rin po at the same time dahil malayo ang aking nanay at tatay. Kaya samahan niyo po ako ngayon, magluluto tayo na ipapakita ko po sa inyo kung paano ko lutuin ang aking specialty. Sabay-sabay po natin tikman ang aking pansit malabon! So, yun po, let's start!